Ay, ako naman! Ayan, dami po. Para hindi yung madaling masira ang ating dahon at saka dapat ay mabango. Para talab sa loob ang lasa. Lagay na po tayo ng dugo sa lahi natin. Yan po ang ating kalderetang kambing. Konti lang ang pagkakaiba niya doon sa baka. Yo, ito na mga kapatid ng ating sinampalukang kambing. Ah, ikaw alis. Diyan, ah, ito ang itsura. Malapot. Alright. Kita nyo naman, oh. Hindi na ho natin masyadong iigahin to at gawa lang ito may iga pa. Yun ang ating sinaing. Pang tuga naman na. Oh. Welcome back mga kabayan at magpiprepare po ulit tayo ng orders natin para bukas. So marami-rami po ang ating lulutuin. Mapapalaban po ulit tayo ng lutuan. Ito po ay order ni Sir Mel Binyas. At ito po ay di-deliver natin sa Inis Lubal, Lipa City. Si Sir po ay balikbayan from San Diego, California. Yeah, shout out sa inyo Sir at marami pong salamat Sir Mel Binyas. So nandito po yung kanyang paluto. Magluluto po tayo ng 5 kilo na sinaing na tulingan. Gagawa po tayo ng 20 pieces na embutido. Meron po tayo dyang giniling. Meron po tayo ditong 6 na kilo na karne ng kambing. Ang 3 kilo po ay gagawin natin kaldereta. At yung another 3 kilo gagawin natin sinampalukan. Tapos meron po tayo ditong laman loob, 2 kilo. At 3 kilo na maskara, gagawin po natin yan dinuguan. Tapos may 10 kilo po tayo dito na laman ng baka, gagawin natin itong beef kaldereta. At ito naman po ay 10 kilo rin. Pork kasim na puro laman, gagawin po natin itong pork apritada. At may 5 kilo po tayo dito na spare ribs, gagawin po natin binutuhan o adobong Batangas. Tapos magluluto rin po tayo ng chapsuy at magsasaing tayo ng 15 kilong bigas. So ipiprepare na po natin ngayon at medyo marami-rami ito para bukas po ay dire-diretso ang ating luto. Yeah, mag-umpisa na po tayo mag-marinate. Ima-marinate natin yung ating 2 pang kaldereta, yung kambing, itong baka, apretada, at yung ating pambinutuhan. So, maglagay na po tayo dito ng pineapple juice sa ating pang kaldereta. Tsaka dito sa apretada. Pineapple juice. At dito sa ating kambing, maglagay din po tayo ng konti. Yan. Sweet pickles. Pag buo pong pickles ang ginagamit, pwedeng sa pag nagluluto, sa kanyo na ilagay. Pero pagka ganito po means, pwede nating isama yan pagka nagmamarinate para malasa na. Lagay po tayo ng paminta. Lagay po tayo ng Worcestershire dito sa ating pangkaldereta. Kaldereta ng kambing, lagyan din po natin ang Worcestershire.
Pareho lang po ang timpla natin sa kalderetang baka at kalderetang kambing. Lagay po tayo ng asin. Lagyan na rin natin ng asin yung ating pambinutuhan. So maglagay na po tayo ng soy sauce o toyo. Ito sa ating pang adobo. Kalderetang kambing. Tingnan din po natin ng paminta yung ating pang binutuhan. Tapos gagamit po tayo dyan ng diis na suka. So yan, hahaluin lang po natin para mapantay yung mga nilagay nating rekado. Imamarinate po natin to overnight para masarap. Bukas pag niluto natin ay malasa na siya. Yan, shoutout po ulit kay Anet Mitchap, kay Ma'am Anet diyan sa Padre Garcia Public Market. At maganda naman yung nabigay sa ating karne ng baka. Oh. Talaga naman, purong laman at magandang klase. Mabango. Alright, palit lang po tayo ng gloves at haluin natin itong ating binutuhan at saka yung ating apritada. Alright, kailangan halong-halo. Dito naman tayo sa binutuhan. Dahan lang po ang paghahalo natin dito at ito ay matalas. Pag minsan ay matalas, baka madali ang ating kamay. Napakasakit naman din pagka may sugat yung mga daliri. Napakahapde pagka nagkasugat ng konti. Alright, so nandito na ho yung ating pambinutuhan, pang-apritada, pang-kalderetang baka at kalderetang kambing. So ito po ay papasok natin sa ref. Lalagay natin sa malinis na lalagyan at imamarinate po natin to overnight para bukas ay malasa pag diluto natin. So yan, naisiptin na po natin. Ilagay natin sa ref yung ating apat na minarinate. Itong ating pong pang laman loob, atin na po itong yahalbos. Itong pang sinampalukang, bukas na po natin yan luluto ay lalagalan natin ng asin. Yan. Tsaka itong ating pang dinuguan na maskara, lagyan po natin ng asin. Tapos yan po ay ilalagay na rin natin sa ref. Itong ating tulingan at itong ating gagawin at saka ito yahalbos natin. So yun mga kabaya, yahalbos natin yung ating laman loob ng baboy. Yan, may bituka. Itong mga bituka. Hinugasan na ho natin may igito kanina. Baga, puso, bato. Yan po, sasama natin sa ating dinuguan.
natin ng tubig. Palambutin po muna natin ito. Para bukas, gagayatin na lang natin at lulutuin. Tiplan lang po natin ang asin. Lagyan natin ng asin para may lasa. Tapos, samahan natin ng konting suka. Takip. Yan. Alright. Dito naman po tayo. Titimplahan natin yung ano, ating pang imbutido. Yan. Timplahan po natin yung ating imbutido. Maglagay na po tayo ng itlog. Pasas. Ready po tayo ng brown sugar. Pickles. Timplahan po natin ang asin. Toyo. Paminta. Lagyan po natin ng harina. Ketchup. Lagyan po natin ng keso. Maraming keso para masarap. Ahaluin lang po natin para mapantay yung mga nilagay nating ricado. Right, okay na ito. Pwede na naman natin itong balutin at ating i-steam. Ayan, magsalab muna ako tayo ng dahon. At nalimutan ko kaninang isalab. Ay sasalab muna natin bago tayo magbalot. Para hindi yung madaling masira ang ating dahon at saka dapat ay mabango. Asan lang po natin at baka may kalikamor. para malinis yung ating dahon. So bago po tayo magbalot ng ating imbutido, ay hahanguin muna natin itong ating hinalbos na no? Laman loob. Baka ma-overcook. Ay hindi po maganda yan pag parang gulaman niya. Yan, boost natin si strainer tapos ating uhugasan uli. Ayo. Mabango. All right. Palalamigin lang po natin to at lalagay natin sa ref. Alright, balutin po natin yung ating imbutido. Nandito na po yung dahon nating sinalab. Mainit-init pa. Lagay po tayo ng margarine. Star margarine. Tapos ay sandok po tayo ng ating tinimplahan. Puno. Alright.
Tapos lalagyan po natin ng palaman, hot dog. Yung iba po naglalagay ng itlog at bell pepper. Pero yung bell pepper po ay sinama na natin sa ano? Sa pagiling. Para hotdog na lang po ipapalaman natin. Yung ating hinangdang panali. Abaka. Talian po natin dito sa dulo. Tapos sa gitna. Tapos sa dulo ulit. Laklan po natin ng ayos. Ayun. Ganun lang kasimple mga kabayan. So yan, ganun lang po. Isa-isahin lang natin ito hanggang sa matapos natin. Yan mga kabayan, natapos na po natin balutin sa tulong ni Bochok Charap. Puputulin lang po natin yung magkabilang dulo, ating ititrim para hindi walang laylay. Alright, salansan na po natin dito sa ating steamer. Tapos, takpulubang po natin ang dahon. Right, takpan na po natin. Buhayin natin yung apoy. Alright, steaming po natin yan sa loob ng isa't kalahating oras. Babalikan po natin yan mamaya at pi-prepare muna natin yung ating tulingan. So yun, hugasan lang po natin yung ating tulingan at ating puputulan ng buntot. Pwede naman pong hindi na, pero ako po ay sadyang nagpuputol ng buntot nito. Yun mga kabayan, nandito po yung ating tulingan. Tinanggalan ko ng buntot at saka hasang. At ito na po itong gagawin. At meron ako din yung bawang. Yan, lagay natin sa kawali. Tapos, sinugasan ko na rin yung pinatuyong kamyas. Yan, ilagay po natin sa ilalim. At medyo matrabaho rin po itong pagsasaing ng tulingan. Gawa natin ito sa gitna.
Yun. Tapos, lalagyan po natin yan ng asin. At ating pipiratin. Compress natin. Alright. Tapos, lagyan po natin ng dahon. Balutin natin ng dahon. Alright. Salansa po natin sa kawali. So, lahat po ay kada piraso igaganyan natin. Taas na natin. Tapos ating pipisain para talab sa loob ang lasa. Yeah, mga kabayan, nandito na yung ating sinaing na tulingan. Nalagyan na natin ng dahon, nabalot natin sa dahon. Simplahan lang po natin ng konting brown sugar yan. Ayan. Tapos, lagyan na po natin ng tubig. At ito po isasalang na natin. At patagal-tagal din po itong lutuin. Kaluban lang po natin ang dahon. Tapos takip. At dito po natin yung sasalang. Yan, salang natin dito. Alright. Hayaan po natin yan dyan. Para bukas, atin na siyang hanggang mamaya isasalang natin. Tapos para bukas, dire-diretso natin siyang palalambutin. So, alright, mga kabayan, bago natin buksan, gusto ko lang po magpasalamat sa ating sponsor. Nagbigay sa atin ng sombrero. Ito pong isa ay galing kay Ma'am Penny Estrella from San Diego, California. Maraming salamat po. At ito namang isa ay Oakley. Galing po ito kay Sir Von. And Odessa Magundayaw. Yan. Makikita niyo po ang pwesto na mga ito sa public market diyan sa Garcia. Yan. May pista po diyan sila ng pistol. Isla. Doon po tayo bumili ng tulingan. Yan. Shout out Sir Yvonne Magundayaw at kay Ma'am Odessa. Yan. Kung gusto niyo bumili ng sariwang isda, mga kabayan, diyan sa Garcia ay kay Ma'am Odessa Magundayaw. Fish stall. So marami po ulit salamat at talaga nadagdagan na naman ang collection natin ng sombrero. So yan, patayin na po natin ang apoy nito. Kulang-kulang na 2 oras na nakalipas. Buksan po natin para makita. Bango. Amoy pestahan. Ayan mga kabayan, luto na ito. Hanguin na po natin ito. Ayan, para atin na mapalamig. At bukas, ipiprito na lang po natin ito. Ito namang ating tulingan, mga kabayan, inayang-ayang ko yung apoy. Yan, meron pa siyang sabaw. So, papatayin na po natin ang apoy nito. At bukas ay tutuloy natin ang pagpapakuluso kanya hanggang sa lumambot yung kanyang tinik. So, yan, mga kabayan, bukas na po natin tutuloy yung ating mga orders uli. At siguradong maaga na naman ang gising natin bukas. Magandang umaga mga kabayan at itutuloy na po natin lutuin yung ating mga orders. Nag-init po ako dito ng kawali. Sasalan tayo dito ng kalderetang baka at dito naman sa kabila ay pork apritada.
Na, maglagay na po tayo ng mantika. Lagay po tayo margarin. Lagay po tayo bawang. Gigisa na tayo. Puyas at bawang. Unahin natin po yung bawang. Alright, pag medyo luto na ang bawang, lagay na po tayo yung sibuyas. Ating chorizo de Bilbao. Sabay na ho natin. Pagluto na po yung ating sibuyas at bawang, eh tayo tomato sauce. Sibuyas po natin yung ating minarinate. Haluin po natin ng ayos. Tatakpan po natin. Hinahan natin yung apoy para hindi po masunog ang ilalim, baka makanos. Lipat tayo dito sa kabila. Lagay na rin po tayo ng mantika. Margarine. Bawang. Yeah, pag medyo luto ng bawang, ilagay po natin sibuyas. Po, maglagay tayo ng tomato sauce. Tapos ihulog po natin yung ating ano, minarinated na pang-apritada. Haluin po natin.
tape. Tapos, hinaan po natin ang apoy. Ayan. Para hindi po masusunog yung ilalim at yan po ay magsasabaw. Alright, itong ating sinain na isda, ililipat po natin dito sa isa na naming kalandine. Dito natin tutuloy iluto. Payang-ayang apoy. Ayan, mahina lang po ang apoy. Yung ating sinain kagabi na isda. Hayaan natin dyan. At magluluto tayo dito ng alderetang kambing. Kuhain po natin ang apoy at iinitin natin yung kawali. Right, mainit na. Lagay na po tayo ng mantika. Tapos margarine. Isa po tayo ng bawang. Bawang at sibuyas. Unahin natin yung bawang. Tutulutuin lang po natin yung bawang. Tapos maglagay po tayo ng sibuyas. Marami-rami yung sibuyas at masarap po sa kaldereta ang ano. Maraming sibuyas. Lalo na't kambing. Alright. Pwede na po tayo maglagay ng tomato sauce. Natin yung ating minarinate na kambing. Haluin natin. Takip. Ayan. Palambutin din po natin yan. Hinaan natin ang konti ang apoy. Oh, haluin po muna natin. Yan, nagsabaw na. Para siguradong hindi nakapit yung ilalim. Nagsasabaw ho yan. Lulutuin natin yan sa sarili niyang sabaw. Sariling sauce. Nagsasabaw na rin itong isa. Apritada. Ang bango. Amoy pistahan na. Takip po uli. At hayaan natin lumambot. Din natin to yung ating kalderetang kambing. Next. Sabi natin kapitbahay para daw lagi pistahan. Testingin po natin to. Kung malambot na. Malambot na. Malambot na. Ang ating apritada. Lalagay na po tayo dyan ng ano, patatas and carrots. Sabay na rin natin yung libre spread.
kasi. Palambutin po natin yung ating nilagay na gulay. Medyo laksan na natin yung apoy. Buksan po uli natin. Wow! Para quality na lang ito, Bochong Charap. Lagyan na po natin ng bell pepper. Tapos lagyan natin na ang gisantes. O green peas. Haluin lang po natin. Alright, hindi na po natin tatakpan. Atin lang pong iin-inin. At patitikman natin mamaya kay Bochong Charap. Huwag kumulo. Okay na ito mga kabayan, no? Ganda na ating apretada. Tikman natin kay Bochong Charap para sigurado. Bochong, pasuyo. Quality ka? Ha? Quality si Jayan. Ay, magtsura. Alright, ito po ay hahanguin na natin. Babalutin natin, lalagay natin sa styro para hindi siya lalamig. Ilipat po natin dito yung ating kalderetang kambing. Naubos yung ating gas daw. Alright, testingin naman po natin itong ating kaldereta. Oh, malambot nito. Oh, napupunit na. Lagyan na po natin ang gulay, patatas and carrots. Liver spread. Haluin lang po natin. Tatakpan po uli natin. Kaya natin lumambot yung patatas and carrots. Itong ating kalderetang kambing. Palagay ko yung malambot na rin po ito. Oh. Lalagay na rin po tayo dito ng gulay. Lagyan din natin ng patatas and carrots. Tapos lagyan natin ang liver spread. Oh, nakakalasa sa butong iba. Oh.
Sandali. Kapalambutin po muna natin yung gulay. Uy, malambot na ang patatas. Lalagay na po tayo dyan ang bell pepper. Lagyan din natin ng olives. Lagay din po tayo ng aromatics, dahon ng laurel. So maglagay din po tayo ng cheese. Lagyan po natin ang hot sauce para may konting anghang, pero hindi po natin masyadong anghangan. Konti pa. Maglalagay rin po tayo ng tomato paste. Ayan, para pampalapot. Haluin lang po natin. At last, okay na amoy na libosog charap. Alright, ininin lang po natin ito saglit. Pabayaan po natin maiga-iga ng konti ng sauce. At patitikman natin niya kay Mr. Quality. Kay Bochong Charap. Right, dito naman po tayo sa ating kalderetang kambing, ang bango. Lagyan din po natin ito ng dahon ng laurel. Lagay po tayo dyan ng keso. Para cheesy rin yung ating kalderetang kambing. Lagay po tayo dyan ng hot sauce. Pwede rin po kayong gumamit ng siling labuyo. Lagyan din natin ng bell pepper. Haluin lang po natin. Ito ang quality. Butchok charap. Kaldereta kambing. Oh. Alright. Inaalala po natin sa glitang apoy at atin yan iininin katulad ng ginagawa natin doon sa kalderetang baka. Lasong ikatalo na ito, bochong charap. Tikman muna. Samahan natin ng isang maliit na portion para maramdaman mong pagtikim. Quality na? Quality. So yun, papatayin na ho natin itong apoy at quality na raw. Hindi na ho natin masyadong iigahin to at gawa lang kayo may iga pa.
Babalutin din po natin to, tapos lalagay natin sa estero para hindi lalamig. Itong ating kambing, bochog, tikman mo na rin. Ay, lasa ko yung quality na yan, oh. Pero tikman mo rin para sigurado. Sus lang yan, ayos na yan. Quality, yan. Alright, patayin na rin ho natin ang apoy nito. At ito yung ating ripong babalutin, dalagay natin sa estero. Oh. Yan po ang ating kalderetang kambing. Konti lang pagkakaiba niya dun sa baka. Wala po itong chorizo at wala rin itong olives. Hango na. Alright. Init po ulit tayo mga kawali dito at pagsasalang tayo dito ng sinampalukang kambing. Ito yung ating ano, 3 kilo na laman din ng kambing. Sabawan lang po natin. Lahan po natin niya lang asin. Lagay tayo ng asin. Alright. Napalambutin po muna natin yan bago tayo maglagay ng iba pang rekado. Takpan natin. Dito naman po sa kabila, magsasalag tayo ng ating adobo o binutuhan. Lagay tayo ng mantika. Lagay din po tayo ng margarine. Pag-ibisa tayo ng bawang. Unahin natin yung bawang. Lutulutoy po muna natin yung bawang. Pagbabango na yung bawang, lagay po natin sibuyas. Alright, pagluto na ang sibuyas, ibuhos natin yung ating minarinated na spare ribs. Pork spare ribs. Haluin lang po natin ito. Takip. Hinaan po natin apoy. Kaya po natin magsabaw at ating papalambutin yan. Buksan po natin itong ating binutuhan, adobo. Ay, malambot na. Lalagyan po natin ng patatas. Para naman siya ay may gulay. Lagyan natin ng dahon ng laurel. Natin ang liver spread para mas masarap yung ating adobo. Naglalapot-lapot, bochog charap. Takip ulit, tatakpan natin.
Papalambutin po natin yung patatas. Lambot na kaya ang potatoes. Ay, malambot na. Bango ng ating ano, binatuhan na. Lagyan natin bell pepper para lalo bumangok. No. Alingasaw eh, bangaw. Alright, ininin lang po natin. Konting oras. At okay na itong ating binutuhan. Okay na ho itong ating binutuhan. Hahanguin na natin. At ito po ibabalutin din natin. Lalagay natin sa styro. Oh. Kita nyo naman. Oh. Ang kanya sauce. Oh. Tsaka mabango. Talagang quality ang amoy. Ang lasa, butyog charap. Quality. Hugas po tayo ng bigas. Ito po ay 7 kilo. Bali, 15 kilo po isasayang natin. Dalawang salang na 7 kilo. Tapos meron po tayo sinalang dito na 2 kilo. Hugasan lang po natin. Tubigan na po natin kung gano'ng karami ang bigas, gano'ng karami ang tubig. Alright. Tsalang na natin. Alright. Maluluto ka kung may hilaw. Ating kambing. Just tingin po natin kung malambot na. Kailangang ma-peel natin. Alright. Nga. Pwede na. Lagyan na po natin ng timpla. Lagyan tayo ng bawang. Sibuyas. Dagdagan po natin ng kaunting sabaw yan. At kakaunti ang sabaw, eh, masarap po dyan sa sinampalukan na may kaunting sabaw. O talagang may sabaw. Lalagyan po natin ang laman ng gabi. Lagyan po natin ang asin. Alright. Takalubahan po ulit natin. Palambutin natin yung gabi at mamaya lalagyan natin pampaasim. Buksan po natin. Testingin natin kung malambot na yung gabi. Uy, malambot na. Ganda ng laman ng kambing, mga kabayan, no? Quality daw, sabi ni Botchog Charap. Maglagay po tayo ng konti paminta. O, depende sa inyong panlasa.
Tapos ay paasim. Lagyan natin tayo ng tamarind powder. Tapos lagyan natin ng siling panigang. Ah, bochog sara, parang may katuwang ito, palutong ito ni Sara na. Alam ko na yan ah. Ha? Ang maganda ang alpansuya. Ano kayong bagay dito? Sinong paluka kambing na ito, bochog sara po. Lasa. Lambalaw kayo, lambalaw. Yun na, ahos sa ate si Daeng, hinahan natin ako. Nasa kay panahon na para timusan mo ito, botog sarap. Sabaw lang. Sabaw lang. Oo, oh, at sigurado kaya, na. Kahit sabaw eh. Malasa. Ayos yan. Oo. Oh. Pag masarap pa sabaw, sigurado na laman. Alright. Pwede na. Ay, Alfonso kanya. Yo, ito na ba yung ating sinampalukang kambing. Okay na po ito. Patayin na natin ang apoy at quality raw, sabi ni Botchog Sarap. Ito po ay hahanguin na natin at atin ding lalagay sa plastic tapos inaka-styro para hindi lalamig yung sabaw. Alright, salang po tayo dito ng dinuguan. Lagay po tayo ng mantika. Tapos ibubuhos po natin yung ating maskara. Sasangkutsahin po muna natin itong ating ulo ng baboy. Bali ito po ay maskara. Binoneless. Kapalabasin muna natin yung kanyang mantika. Hayaan po natin magmantika. Dalagiti ka lang mga kabayan. Buwasan po natin ang mantika. Nagmantika na . Dami natin natanggal ng mantika. Buwasan natin. Tapos maglagay na tayo ng bawang. Alright, sama po natin yung laman loob. Para masangkot siya natin ng ayos. Kaya natin sibuyas. Yan, dire-diretso lang po ating pagsasangkot siya. Dito po tayong piprito ng ating embutido. Busy pa ang kala natin doon. Salang na natin dito yung ating embutido. Prito na natin. Timplahan na po natin.
Maglagay na po tayo dito ng paminta. Lagay tayo ng toyo. Lagay din po tayo suka. Sukan DS. Sabawan po natin. Kulay dinuguan na kagad. Wala pa dugo. Kulubang po natin. Mamaya natin naasnan pagkakulang pa sa alat. At lalagyan po natin ng dugo pag nakakulo na. Yun ang ating sinaing. Pangtuga naman na. Oh. Hanguin na natin. Tayo po ay magsasalang dito ng chop suey. Oh! Luto po tayo dito ng chop suey. Lagay tayo mantika. Tayo ng bawang. Sibuyas. Isa po natin yung ating ano, tay balunan, 1 kilo. Yeah, sakutsa. Sakutsain po natin maigi yung ating balunan para maluto. Right, tiplahan po natin. Itay paminta. Lagay po tayo ng liquid seasoning. Lagay din po tayo ng oyster sauce. Alright, sabawan po natin. Pakuluin po natin at lalagay natin yung ating gulay. Okay, para mabilis kumulo. Alright, nakulo na po. Lagyan natin ng chicken powder para mas masarap. Yun. Lagay na po natin yung gulay, carrots and sayote.
Mamaya po natin ilalagay yung ibang gulay. Unahin muna natin yung carrots at sayote. Pakuluin muna natin. Right. Sunod po natin yung ibang gulay. Tengang daga. Meron po tayo dito yung young corn, bagyu beans, chicharaw at cauliflower. Lagay po natin yung gulay na repolyo at saka yung bell pepper, huli nating lagay. Lutuin na lang po natin dito yung bell pepper at saka yung repolyo. Alright. Palaputin po natin yan. Meron po ako dito yung cornstarch. Tinunaw ko sa tubig. At papalaputin po natin ng konti yung ating chop suey. Ayan. Okay na itong ating chop suey. Okay na ang lapot at sakto-sakto na ang lapot niyan. Ito po ay hahanguin na natin, lalagay natin sa tray, tapos lalagyan natin ng itlog ng pugo. Hanguin na ho natin ang ating chop suey. Tatlong tray ito. Right, nandiyan na yung ating chop suey. Yun, malambot na. Maglalagay na po tayo ng dugo. So, pasintabi po sa mga kasamahan natin, mga kabayan natin na hindi kumakain ng dugo. At ito po ay dinuguan. Lagay na po tayo ng dugo sa lain natin. Yan, lagyan po natin ng siling panigang, siling berde. Dan lapot. Mm-hmm.
Timplahan lang po natin ng konting asin. Alright. Nakain ka nito, bochok charap. Wow, paborito ko yan. Paborito mo kayo. Kala ko yung iglesia ka rin eh, hindi ka nakain ito. Paborito mo yan. Oh. Blood stew. Filipino blood stew. Parang chocolate eh. So yan, pasintabi po ulit sa mga hindi kumakain po ng dugo. Mawalang galang na ho sa inyo. Simplahan po natin ang konting suka. Alright. Tapos ay patikman na natin kay Bochog Charap. Talaga ating laman, yan taba. Yo! Anong gusto ko na naman? Ano? Quality? Quality? Ayun, mga kabayan, nanguin na po natin ito. Luto na po ang dugo nito. Malapot ang kanyang sabaw. Oh. Sinabawan po natin na konti at ito po yung naiiga pagka ito yung ano, nagtatagal. Yan, oh. Malapot. Alright. Ito po ay babalutin din natin at ilalagay natin sa styro. Ito po yung pinaghalong maskara at saka laman loob. Alright, magsalang ulit din po tayo dito ng ating pangalawang sinaing. Pangalawang saing natin yan. Ng pugo itong ano. Ating chapsuy. Kompleto ang chapsuy pag walang itlog ng pugo. Alright. So yan mga kabayan, naluto na po natin ang orders ni Sir Mel Binyas. Maraming salamat po sir. At shout out po sa inyo. So nandito po yung ano, dinuguan, kalderetang kambing, sinampalukang kambing at pork adobo dito sa isang estero. Dito naman po ay beef kaldereta at pork apretada. Hindi naman po yung nakakalito at may pangalan na. Tapos nandito po yung sinaing natin na kanin o plain rice. Yan, nandyan po yung ating sinaing na tulingan at yung tatlong tray na chapsuy. At nandito yung ating ano, imbutido. So yan, maraming po uling salamat Sir Mel Binyas. At sa mga gusto pong magpaluto ay message lang po kayo sa aming Facebook page. At kami po ay nagre-reply doon. Pagka po available at date, ay pagluluto ko po kayo. So ito po yung di-deliver namin ngayon dito sa Barangay Inusluban, Lipa City. So dapat po ay alas 10 ay nandun na kami. So hanggang dito lang mga kabayan. Ingat po lagi tayong lahat. Salamat po sa pagtangkilik ng ating mga video. At God bless po sa ating lahat. Sana po ay magkita kita tayo uli sa susunod ko pang mga videos. Yeah.
Sabay niya, ito na. 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 Pa-picture po, pa-picture. Para gusto niya mong pa-picture sa salpa. No, nga. Dito po kayo, dito po. Ayan. 1, 2, 3 Ayan, dami po. Ayan. Bayan from San Diego, California. Okay. Salamat po. Thank you, sir. God bless you. Yeah. Okay.